Hello, what is up mga kamatawa? Welcome back sa panibago nating video. And in today's vlog, pag-uusapan naman natin tong mouth guards. Kasi nung nakaraan ng mga updates, di ba? Syempre hindi ako nakapag-update, pero inisahang video ko na lang. Meron na yung tail cards, back cards. So ito naman, mouth cards mga kamata. So ano pa yung lalabas? Yung horn or yung ulo. Tapos, eyes and ears. Ayun, bakit meron yung eyes and ears? Kasi a very different gameplay na tayo sa V3. Kasi kung meron na dating eyes and ears, so parang wala nang kwenta yung V3 kung meron na dati yun sa V2. So, I hope you are getting the point. Now, they are leaking it para kahit pa paano maging prepare tayo sa mga new meta na mabibuild natin in the future. So, I am not yet encouraging you to build or buy Axis now. Kaya sobrang baba ng mga sales ngayon sa marketplace kasi ang dami naghihintay, lalo na yung mga whales sa paglabas ng mga leaks. At doon sila magbe-base ng meta team nila. So ngayon, mga kamata, kapag labas ng horn or ng ulo na cards, huwag muna kayong mag-build kasi baka mamaya nasanay kayo sa 4-card set. Eh sa V3 kasi meron na tayong ears and eyes. So very big factor din yan mga kamata. No? I am advising you to wait for all the 6 parts na lumabas para kahit pa paano ay makapag-build tayo at hindi na tayo ma-chopsoy-chopsoy in the future. No? Para hindi na rin wasted yung money natin sa kaka-nerf and kaka-buff nitong mga developers na to. So ayun, very positive ako dito. I think talagang magkakaroon ng malaking impacto sa SLP and also yung burning mechanism. I can't wait for the burning mechanism to show up sa mga susunod na season after season 0, 'di ba? So excited na tayo sa season 0 para makapag-gather ng feedback tapos may bigay natin sa mga developers. So make sure niyo mga kamata na constructive yung feedback na ibibigay nyo para mapansin tayo lalo ng mga developers. Okay, so sa aquatic meron tayong lamb, catfish, risky fish and piranha. So magmumukha akong tanga mga kamata kung i-explain ko pa sa inyo yung definition niyan or yung mga nasa description ng cards na yan kasi naglalaro na kayo niyan, kaya nga kayo nandito sa channel natin kasi alam niyo na meron tayong mouth, horn, back, and tail. Ngayon, madali na lang basahin yung effects niyan and yung description niyan kasi nga naglalaro na kayo. Ngayon, ang i-explain ko na lang sa inyo at bibigyan natin ng deeper brainstorming or meaning is yung eyes and ears kasi doon tayo talagang walang alam at the same time, wala tayong parang nangangapa tayo doon. So, kung napansin niyo, may mga level-level din yung mga different parts like eyes, ears, and etc. Di ba mga kamata? So kung napansin nyo yun dun sa marketplace, tignan nyo yung axe nyo, yung parts check nyo, may mga level-level yun. Level 1. So nag-upgrade. So dun siguro papasok yung another burning mechanism. So I can't wait for it na lumabas na after season 0 nga. Yun yung sinasabi ko. And ito naman sa beast, we have Nutcracker, Goda, Axikis, and Confident. And as usual, basahin nyo na lang yung effects niya and definition niya kasi sobrang dali na lang yun sa inyo kasi gamer na kayo. So next is plant, Sirius, Zigzag, Herbivore, Silence, Whisper, Bird naman, Double Talk, Peacemaker, Little Owl, and Hungry Bird. We have bug cards, a mosquito, pincer, cute bunny, and square teeth. And sa reptile naman, merong Kotaro, Razorbite, Tiny Turtle, and Toothless Bite. Ngayon mga kamata, no, medyo nag-iba yung description nila and yung effects nila sa V3. Kasi ginawa nila yan, kasi kung hindi nila babaguhin yan mga kamata, no, so walang different yan sa V2. So ibig sabihin, bakit na tayo magsiswitch sa V2 kung graphics lang din naman yung pinalitan, di ba? Kung wala din lang naman pagbabago sa effects. So ganun yun mga kamata, no? So I hope you are getting the developer's idea here na talagang kailangan nilang ibahin yung whole new setup. So mangangapa talaga tayong lahat dito. So ngayon, andito ako mga kamata, no, para i-explain sa inyo at i-update kayo lalo na yung mga naka-tune up lang sa YouTube o kaya sa channel natin. Yung mga hindi masyadong nagbabasa dito sa Axis Substack and sa yung mga hindi updated dito sa Twitter, Facebook. So ganun mga kamata. So thank you so much for tuning in. Nandito lang ako para i-update kayo palagi. So yun muna yung news natin ngayon mga kamata. Mabilisan lang talaga yan. Have a good day and kamata out. Thank you so much for watching.